Guys, meron tayo ditong ito electric drill. Makita na hindi gumagana. Ibig sabihin, pag sinaksak mo siya sa 220, yun guys, hindi siya naikot o yun nga, hindi nga siya nagana. Ngayon, tingnan natin. Yan, testingin natin kung paano siya hindi gumagana. Kasi sabi na mayari, yan daw ay bigla na lang daw hindi gumana. Yan, tapos parang medyo matigas pa yung switch niya. Isa pa yan. Yan guys. Okay. Gawin natin. Baklasin ko yung loob. Tingnan ko yung ano niya. Loob nga. Yan, mga katulad ng carbon switch. Isa pa yung switch na yan. Tapos itong yung wire niya. Yan. Baklasin ko muna saglit. Alis guys, meron siyang ano, yung anim na screw. Dito lang yan makikita sa may gilid ng ito, ng barena na to, yung electric drill na to. Anim, apat, apat pala, apat, sorry. Yan. Tapos natlak natin siya. Yan. Yan, dito sa loob makikita natin. Yan yung switch niya. Totoo nga yung pinipisa ko. Tapos yun yung carbon, na isa rin sa tinitingnan niya. Pag hindi umiikot yung motor mo, check mo rin yan. Yan. Ito guys. Yan. Yung maitim na dalawang yan sa may motor. Yan. Yung carbon niya. Tapos yung kabila. Ganon din. Tignan mo kasi may isang, kasi pag ubos na siya, hindi na siya iikot. Yan. Kaya tinitingnan din yan. Pero ang pinaka problema kasi nito, hindi siya gumagana o parang wala talagang power. Kaya tingnan natin dito sa ibang parte. Gamit tayo ng tester para makuha natin yung wire niya. Yung pinaka buo, kung buo yung wire, mga wire nito. Sinet ko lang sa times 10. Kahit sa times 10 pwede na siya. Tapos guys, ito ang gawin ko. Baklasin ko tong switch na to. Titingnan natin. Kasi medyo matigas nga siya. Yan. Tingnan ko muna kung anong meron dito sa loob. Yan. Kailangan kasi matest natin yan. Tsaka sa switch na yan, para makita natin kung anong problema niya. Tapos itong isang to, itong pinaka switch niya. Yan. Tanggalin ko muna yung screw niya. Okay. Hindi naman matigas yung screw niya. Madali lang. Malambot lang naman eh. Kasi sa plastic lang din siya nakakapit. Medyo maliit nga lang guys yung tornilyo. Yeah, hindi siya ano, hindi siya ganun kahirap tanggalin. Basta may sakto ka lang na screw na pantanggal. Tapos tanggalin natin yung takip niya. Yan. Yan guys, yan, makita yung pinaka cover niya. Tanggalin natin para makita natin yung pinaka loob. Yun. Okay. Yun guys, so yun. Dito, yan o. Para siyang may natanggal na isang, ito toto, yan. Sa loob may natanggal siyang isang terminal. Yun, yun nga, yun. Yung hindi, yun. Yung baga hindi na siya dumidikit dun sa dapat dikitan niya. Yung pinaka wala na siyang contact kasi parang natanggal siya. Yan. Possible na yan ang problema ng barena to. Yan. Ayan, natanggal na siya. Yeah, pag hindi siya nag-contact diyan sa ayan, makikita naman natin diyan sa loob na yan. Hindi talaga gagana yan. Kumbaga, walang dadali na kuryente papunta dun sa motor niya. Kaya kailangan nating maibalik yan. Tapos gawin natin itong ano, wire test ko na rin, yung pinaka plug niya. Tingnan na rin natin kung may continuity. Kung yung kuryente na hindi putol papunta dyan sa switch. Kasi once na putol din yan, hindi rin siya gagana.
Yan bali times ko sa sinet ko siya sa times 10. Diyan ko siya nilagay. Diyan ko nilagay yung sinet yung tester. Ngayon yung brown tsaka yung kulay blue, yan yan. Yung dalawa yan. Tsaka blue yan. Yan yung papunta dito sa hawak ko to sa plug na to. Ilagay lang natin yung isa. Yan. Tapos yung isang probe ng tester, lagay natin sa kulay blue. Okay guys, wala. Yun, nandun siya sa kulay brown sa kabila. Ibig sabihin guys, buo tong wire. Yan, yung brown papunta dyan sa may switch. Yan, lipat naman natin siya sa... Yan, buo siya. Papunta siya dito sa may... Yan, sa plug nga. Sa saksakan. Yan, pag pumalo ganyan, buo. Tapos tong kabila, gawin natin test naman natin yung, kasi yan yung kulay brown, meron siya, buo. Yun namang isa, tingnan natin sa kulay blue, yung kabilang wire naman. Dapat may palo din siya, kasi pag pumalo siya, ibig sabihin good siya. Yan guys, makikita ninyo, walang pumipitik. Yan, wala guys, oh. Yan, wala. Yan, ibig sabihin, malaki din yung posibilidad na putol talaga tong plug natin na to. Yan, kasi dapat yan, pag sinundot mo ganyan, may magde-deflect dapat yung tester mo. Yan, kaya lang yan, wala talaga eh. Kumpara mo dito sa isang to, itong kulay brown na to, yan, guys, kita nyo. Tapos yung kabila, wala. Wala talaga. Yan, yan yung mga possible na sira na itong barena na to. Na pwedeng pagka naayos na, makakabit natin, pwedeng gumana siya. Di bali doon muna tayo tumingin. Doon muna yung tingnan natin kung marerepair natin. Pag wala, malamang ang problema na to ay nandito na sa motor. Pero sa ngayon guys, ito muna, doon muna tayo po sa switch na to. Yan, at saka doon sa plug, saksakan sa wire. Yan, yan muna ang gagawin natin guys. Itong dalawa muna na to. Kasi yan yung unang nakita natin problema eh. Kaya kabit ko muna tong terminal na to. Medyo may kahirapan lang siya dito ikabit, pero yan, hindi ko na siguro mapakita sa inyo kung paano to ikabit. Okay guys, yun guys, bali ito na, nakabit ko na yung pinaka terminal nya. Yung sa may, yun nga, yung natanggal kanina. Ito guys, kung makikita nyo to, yan yan. Ito, yan yan. Medyo nahirapan lang din akong kabit kanina, kasi gawa ng masyadong masikip o maliit yung paglalagay nya. Yan, kaya medyo hirap din akong ikabit. Ito, makikita ito guys, yung dalawang magkadikit na yun. Yan na yun, yung pinaka contact nya na papunta dito sa may, guys, ito sa may plug 220. Yan na yun. Na pag sinaksak mo yan, pag pinisa mo ng switch, ito guys yan, pag pinisa mo yan, yan na yung didikit yan papunta ron sa yan. Yan guys, yan. Makikita ninyo yan, yung pag pinisa mo, meron na siya ngayon. Magkakaroon na siya ng contact. Didikit na doon sa kabilang bakal yan. Makita nyo to. Yung, yun nga, yung switch na yan, kumbaga, ang hirap din pagka nasira din yan. Kasi parang, siyempre, remedyo na lang. Yan, kailangan mo laging testingin din. O, kung talagang tumatama na. Yan guys, makita naman guys, dumidikit na doon sa kabilang bakal. Yung tig-isang paa niya. Tapos ito, kabit na natin. Yung pinaka cover niya, kasi pag ganyan nakalimutan mo, yan, maaring tumalsik yan, matanggal yung pinaka terminal, ganun ulit mangyayari. Yan, kabit natin dalawang screw niya, kasi dalawang screw lang naman yung anong yan, para hindi lang siya matanggal. Yan guys,
masyado kasing maliit yung tornilyo eh, pero hindi naman siya ano, mahirap ikabit. Malambot lang. Kaya lang yun nga, maliit. Tapos ang gagawin natin, sunod natin gawin yan. Pag nakabit natin yung cover na yan, test natin itong ano. Subukan naman natin itong itong plug niya, yung wire nga, yung papunta dun sa dito sa may 220, yung sinasaksak nga. Yan, kaya tinitinan ko kung paano ano, mapipit ng ayos to, kasi may mga wire din na tumutukod sa ilalim. Yan guys. Yan, medyo yung ano niya, switch niya, lumambot na yung pagpilisa mo, hindi nakatulog kayo na parang may pumipigil. Yan, okay na guys, malambot na siya. Yun pala yung kanina, yung isang natanggal na yun. Kaya pala medyo tumigas siya. Tapos itong plug, yan, okay, test nga uli natin kasi nakabit na natin yung isa. Para ano lang, ma-sure lang natin yung isa na repair na natin, yung isa may switch. Ngayon, para lang makasigurado tayo na talagang sira din tong plug na to, edi punan din natin sa continuity. Set lang uli natin sa times 1 hanggang times 100 or times 1k, pwede naman. Tapos ito, dito lang sa may tornilyohan na lang, kasi yung tornilyo pa lang yan, yan na pala yung padugsungnan papunta rito sa plug. Ayun guys, makita niyo, pumitik yung tester niya. Tapos yan yung kulay blue. Okay, kahit anong gawin natin, sinusubukan ko talagang kunin, wala, putol talaga siya, wala guys. Kumbaga hindi talaga siya hindi talaga siya pumipitik. Eh brown, pumitik yung brown, wala. Ngayon guys, ang gagawin ko naman, ito namang plug na to ang tingnan natin, check natin para makita natin talaga. Maaring ito ay nasunog or ano sa loob, kasi misa kasi ang wire kasi nainit, pwede siya nasusunog na kaya siya naputol. Pwedeng ganun yung mga naging problema kasi nito eh. Kasi misa pag overuse din, bumibigay siya, nainit din yung wire na yan eh. Yan. Tapos itong wire na to ay may balot pa siyang, may balot pa siya. Yan, may na parang may malambot dito. Parang may malambot ako nakakapad sa may bandang ano. Yan, dito. Pero check natin para sigurado. Tingnan natin 'yan. Gawin ko guys, ito ay ano, hiwain natin ang cutter blade para mabuksan siya, makita natin yung yan, dandahan lang kasi baka mamaya pati yung pinaka wire niya tamaan din, hindi pag tinamaan siya tuklap, pati yung wire niya matutuklap. Nahirap din naman pagka nagkaroon ng gas na nasugatan yung wire niya pag nagdikit siya. Yun lang, maring lalo pa siyang masira. Nakadikit yung pinaka cover ng wire. Kaya medyo mahirap-hirap siyang tanggalin.
Yan guys, makita nyo to. Yan, okay. Tanggal na natin yung pinaka-cover. Yan nga, medyo para siyang nangitim na. Yun. O guys, makita ito, nahugot. Yun nga, tama. Naputol na yung kulay blue. Yan, makita nyo to guys. Yan, yan ang sanhi. Kaya ayaw pala. Yan yung ating idudugsong. Ito na nga guys, yung wire na putol kanina, kinabit ko na. Hindi ko na rin sa inyo pinakita kasi medyo matatagalan pa rin yung pagdugsong ko nito. Bali kasi ang ginawa ko yung dalawang wire na yung brown kasi medyo may part na malambot na rin, pinutol ko na. Tapos idinugsong ko na lang uli kasi bibigay at bibigay na rin yun eh. Tapos yung blue okay na. Yun, nakabit ko na siya. Ngayon ang gawin natin, test ko to. Yan, tingnan natin yung dugsungan dito sa, yan, dito kulay blue, kulay brown. Yan, yan yung brown. Bali, buo naman siya kasi kayo na buo naman talaga. Okay. Tapos itong kulay blue naman, check natin sa kabila. Kayo na, wala siyang dinagde-deflect yung tester. Yan, ito nyo guys, makita nyo yan, pumitik na yung tester. Yan, okay. Yan. Ibig sabihin guys, buo na. Buo na yung wire natin, itong plug nga na to. Wala na tayong problema. Ayun, i-fix ko to. Hindi ko muna siya ikakabit. Parang lagay ko muna siya dyan. Tapos testingin ko muna ulit. Testingin ko muna para sigurado bago ko siya ibalik sa dati. Saksak ko lang. Yan guys. Ayun gawin ko, pitikin ko ng kaunti. Pitik-pitik lang muna. Pag umikot. Yan. Kita nyo guys. Yan o. Oh. Yung pare na. Okay na. Working na siya. Gumagana na. Kumbaga, ang problema niya yung switch. Tsaka itong power cord. Yung AC power cord niya. Yan. Okay. Yeah, yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa video ko nito. Maraming salamat.